Hello sa inyo, sa mga nag-download at naglalaro ng Adorable Home. Andito ako ngayon para ipakita sa inyo ang aking setup, ang aking mga nabiling gamit dito sa Adorable Home. At kung paano ako nakakuha ng maraming hearts. Makikita nyo yung setup ko, meron akong piano, meron akong fireplace, meron akong Mona Lisa na painting, meron akong aquarium, meron akong aircon, meron akong spiral na stairs, meron akong bagong mesa, meron akong bagong center table, meron akong lamp, meron akong plant, meron akong sofa na bago, meron akong ibang carpet, at meron akong ibang upuan. Ayan. Punta na naman natin yung aking garden. Sa garden ko, meron akong bird's house. Meron akong display, kung ano man tawag dito. Meron akong statue. Meron akong fountain. Meron akong garden chair. Meron akong sunflowers. Meron akong lamp post. At meron akong swimming pool. Ayan, punta natin yung aking bedroom. Wow! Sa bedroom ko, meron akong cabinet or wardrobe. Meron akong study table or computer table. Long chair. Meron akong sampayan. Meron akong toy. Meron akong chair. Meron akong mirror na malaki. Meron akong potted plant. At meron din akong isa pang cloth hanger. Kung naman ang tawag dyan. At meron din akong plant dito. So, ang dami ko na ng mga gamit, di ba? Ayan. Meron pa akong mga hindi ko pa na ilalagay dahil hindi naman lahat mailalagay natin, hindi ba? Ayan. Meron pa akong electric fan. Meron akong mga stock na stairs. Meron ako ibang mga rug. Meron pa akong mga pine tree na bonsai, meron pa akong cactus sa garden. Marami pa, ayan. Hindi ko pa na ilalagay lahat. Sa bedroom, ayan, meron pa akong mga iba pang gamit. Hindi na mailagay. Ayan. Ayan. Meron akong foods dito na nakastock. Meron akong isa pang box. At meron akong mga visitors. Ayan. Paano ko nakuha lahat ng ito? Siyempre, dito sa game na to, para makabili ka ng mga gamit, kailangan mo ng hearts para pambili. At bawat gamit may katumbas na amount ng hearts. Paano mo nakakuha yung hearts? Paano ka nakakuha ng hearts sa game na ito? Maaaring galing sa pusa mo kapag nilambing mo siya, stroke cut, or pinutulan mo na kuko, yan, cut nails, or pinaliguan mo ng shower. O kaya naman, pag napakain mo sila, yan, pag napakain mo sila, pwede yung bibigyan ka nila ng hearts. Tapos, pwede rin naman sa girlfriend mo, kasi meron kang girlfriend dito or partner. Saan pa makakuha ng hearts? Pwede kang kumuha ng hearts sa ads. Yan, pag manonood ka ng ads. Halimbawa, ito. Yan, pag tinapos mo yan, pagbalik mo, meron ka ng extra hearts. Nabili ko yung mga gamit na yan, gamit ang hearts na meron ako. Pero ito ang catch. Kahapon lang ako nag-start maglaro. So, paano nangyari yon? Paano ako nakakuha ng maraming hearts? Imposible mong makuha yung dami ng hearts na kailangan mo para mabili lahat ng gamit na nandito ngayon sa setup ko sa isang araw lang. O kahit sa tatlong araw, apat na araw, malabo mo itong makuha. Tuturo ko sa inyo ngayon kung anong ginawa ko para makakuha ng maraming hearts ng mabilis na paraan. Okay, labas tayo.
ang game na ito ay nakasave sa aking storage. Pupunta natin yung aking storage kung saan naka-save ang game na ito. So, internal storage, Android, data, at hahanapin ko yung company or developer ng game. Si ayan, si Hyperbeard. So, com.hyperbeard, nandun siya sa yan, Adorable Home. Pwede naman na pumunta ka sa internal storage at i-search mo ang Adorable Home. Adorable na lang. Ayan. Ayan. So, nandito na siya. Click natin. Pag-click mo, merong dalawang folder. Yung isa yung cache sa itaas. At yung isa yung file. Okay? So, punta tayo ngayon sa files. Ayan. Dito sa files, dito nakasave yung mga text na may codes ng games. Huwag nyo na muna pansinin itong mga folder sa itaas. Merong animal database, food database, merong item database, merong pet database, at merong player database. Ang kailangan natin dito sa mga files na ito ay yung player database. Okay. Bubuksan natin siya ngayon ha. I-click natin. Ayan. Gamitin natin itong HTML viewer. Makikita nyo dito, nandito yung mga codes na nagdidikta kung ano yung laman ng aking game. So, kagaya nito, sa una, player B, boy. So, pinili ko kasi yung lalaki na pangatlo. Tapos dito, girl 3. At yung pangalan ng boy is Ark. Kasi ako yung user, ako nang gumawa niyan. Name naman ng isa is Roxanne B. Ito, Roxanne B. Yan. Kasi yun yung pinili kong pangalan ng babae. So, si Roxanne Barcelo yan kunyari. Ngayon, hahanapin natin yung bilang ng hearts o yung code para sa hearts. So, natatandaan ko yung code o yung bilang ng hearts ko sa kasalukuyan ay 16,992. Ngayon, sa buong ito, hahanapin ko yung 16,992 na number. At doon natin makikita yung code ng hearts. So, para hindi na tayo mahirapan maghanap dahil nahanap ko na to, ito yun. Yan, ayan yung 16,992. So, itong code niya is for love count o yung bilang ng heart. So, alam na natin ngayon kung ano yung ating target na dapat baguhin. Para tumaas yung bilang ng hearts, kung halimbawa meron kang 10 hearts lang na nandito, kailangan mong lakihan yung number na sapat na pambili dun sa mga gusto mo. Ngayon meron akong 16,000. Ngayon meron akong 16,992 hearts na pambili ng mga gamit. Sapat na sa akin yung bilang na yan dahil palagay ko kompleto na yung gamit ko hangga't hindi pa nabubuo yung bagong room, which is yung bathroom or yung comfort room. Since wala pa siya, wala na akong gustong bilhin, okay sa akin tong amount na ito. Pero for the sake of this tutorial, para lang maituro ko sa inyo kung paano palitan o paano mapadami yung inyong hearts, tandaan ninyo na ito ang ating target. Yan, yung love count, 16,992. Ang goal natin ay palitan yung bilang na yan at palakihin o paramihin. Para, pag binago natin yan, magre-reflect yan dun sa actual game. So, paano natin gagawin yon? Back tayo. Itong file na player database ay nasa text file. Ayan, nasa text file siya. So, kung bubuksan natin siya sa Chrome or sa HTML viewer, hindi natin siya ma-edit. Anong gagawin natin para ma-edit siya? Buksan natin siya. Since naka-Android ako, buksan natin siya sa docs. Ayan. So, offline daw. Kailangan buksan ko yung aking internet. Ayan, nag-connect na. Kiklik ko ulit at bubuksan ko sa docs. Pipiliin ko yung aking email na preferred. Ayan. Okay. Ngayon, dito sa document, pwede nating i-edit yung mga nakasulat or yung content. Ang target nating baguhin ay itong 16,992. So, click ko lang tong edit. Ayan. Papalitan ko tong 16,992. Gawin nating 900... Sorry, Lobat. Gawin nating 999,874. Ayan, napakaraming hearts na yan. Halos isang milyon.
sasave ko na siya ngayon. Okay, siguraduhin lang na wala ka ibang nabura o nagalaw. So, ayan, ito yung save ko, yung check, ayan. So, nasave ko na siya ngayon. Kailangan ko siyang madala doon sa aking files. Okay, doon sa my folder ng games. Ngayon, hindi ko alam kung paano ang setup ng lahat ng mga Android folders or Android files. Since binuksan ko siya sa document format, kailangan ko siyang mailipat sa text file format. Okay, isi-save as ko siya ngayon. Save as. So, ayan, share and export. Tapos, save as. Ayan. No, sa Word or docx format siya, kailangan kong gawin siya sa plaintext.txt dahil yun yung binabasa ng program. Okay ko ngayon. Ayan. Okay. So, ngayon, meron na tayong layer database _1.txt file na naglalaman ng 999,874 hearts na code. Ayan. So, after dito, punta ako sa drive ko. Sa aking drive. Ito. Yung aking Google Drive sa phone. Ayan. So, hanapin ko lang yung player database _1.txt. Ayan, makikita nyo, meron dito, inedit ng 10:08 AM. So, ibig sabihin, 10:09 ngayon, ito yung ating kailangan na file. Ayan, okay. Kailangan ko siyang i-download. Ayan. Ayan, i-download ko ngayon to kasi nasa Google Drive ko or sa Drive. So, kailangan ko siyang i-download ngayon itong file na ito. Ayan, download natin. Hanapin natin yung option na download. So, one item will be downloaded. Mapupunta siya dun sa aking files. O, punta tayo dun sa files ko. Balik tayo sa files. Ayan. So, i-search natin ngayon dito sa... Balik tayo sa internal storage. Ayan. Balik tayo sa internal storage. Balik tayo dito sa unahan ng folder. So, itong aking files, click natin yung internal storage. Tapos, search natin ngayon dito yung player. Ayan. Player. Search. So, merong 4 items. Merong 4 items. Itong nasa una, player database _1.txt. Try nga natin buksan. So, ito. Naglalaman siya ng 999,874 love count or heart count code. Ayan. So, ngayon, ito yon yung just now. Kailangan natin bumalik dun sa file ng games para ilipat muna pansamantala yung current natin na code. Okay? So, pupunta tayo dito ngayon sa Android ulit. Data. Tapos, hanapin natin yung hyper. Hyper. Kasi Hyperbird yung gumagawa ng game. Ayan. Adorable Home. Click. Balik tayo sa files. Itong player database, imumove ko muna pabalik dito. Ayan, dito. Move. Ayan, so nandito na siya. Isisip ko siya para, kukompress ko siya para hindi, lalong hindi mabasa. Ayan, current directory. Ayan, so na-compress na siya. Pwede ko nang burahin to ngayon. So, okay, tandaan nyo, itong paglalagay natin ng file dito sa files, ayan, wala na siyang player database. Okay? So, pwede na nating ilipat dito yung player database na ginawa natin. Okay? Balik tayo sa internal storage. Tapos, search natin player. Ayan. So, ito yun, di ba? Ah, hindi yan. Nakazip yan. Hindi yan. So, itong player database, buksan ulit natin para sure. Ayan, naglalaman siya ng 999,874 na hearts. Okay? Balik tayo. So, sure na tayo na ito yung pipiliin natin at iselect natin siya at i-move doon sa folder ng games, doon sa files. Okay? Internal storage, Android, data,
hanapin natin, since dito walang search, hanapin natin yung com.hyperbeard. Huawei. Ayan, click natin, tapos dito sa files, dito natin i-move yung player database file na ginawa natin, yung text file. Ayan na, nandito na siya. So ngayon, babalik tayo dun sa games natin. Para sure na mababasa niya yung bagong text file, mag-restart muna tayo. Okay, so restart muna natin. Nakapag-restart na tayo. So puntahan na ulit natin yung application or yung game na Adorable Home. Ayan, tandaan ninyo ha, ang kaninang number of hearts natin ay 16,000 mahigit. Ngayon, ang ina-expect natin ay 999,000. Ayan, nakita nyo ba? Binasa niya yung number of hearts na kailangan natin. Ayan, no, sa taas, 999,874. Okay? 999,874. Halos 1,000,000 na yung hearts natin. So, tingnan natin kung meron bang nagbago. Kasi kadalasan, nalalak yung garden or yung bedroom ulit. Pero, hindi naman sila nalak. Ayan. So, yun pa rin yung itsura ng aking garden. So, punta naman tayo sa bedroom. Tingnan natin kung pareho, kung wala ba nagbago. Ayan. So, talagang hearts lang yung nagbago. Yung number of hearts lang ang naiba. Mula dun sa kanina na 16,000. Ngayong nakakuha na kayo ng maraming hearts, mabibili nyo na yung gusto ninyo, ano pang silbi ng laro? Asan ang paghihirap? Asan ang challenge? Asan ang achievement? Diba, parang empty victory na makuha mo lahat ng gusto mo nang hindi ka naghihirap? Ngayon, nakuha mo na lahat ng gusto mo, hindi mo na ngayon pinapansin yung pagmamahal ng mga dating nagmamahal sa'yo, nagbibigay sa'yo ng pagmamahal o ng hearts. Itong mga pusang to, dati pinagtsatsagaan mong i-stroke, pinagtsatsagaan mong putulan ng kuko. Diba, ngayon tinatamad ka na. Ayaw mo na silang pansinin kasi hindi mo na kailangan ng love nila dahil marami ka na nun. Marami ka ng pambili. Diba? Anong gagawin mo sa 80? Anong gagawin mo sa 80 hearts kung meron ka ng halos 1,000,000 hearts? Wala na. Diba? Dati, ipinaghahanda mo pa ng masarap na bento food yung girlfriend mo o yung boyfriend mo para pag uuwi sila sa bahay, mabibigyan ka rin nila ng masarap na pagmamahal, maraming pagmamahal, maraming hearts, dahil masarap ang pinakain mo. Ngayon, asa na? Hindi mo na iniintindi yon kasi lahat nasa iyo na. Sa garden, ano pang hahanapin mo? Kailangan mo pa ba ng pagmamahal ng mga bisita? Kailangan mo pa ng pagmamahal ng bisita gaya ni Elizabeth? Yung mga food ng mga animals, ng mga pets mo, hindi mo na inaasikaso kasi hindi mo na sila napapansin. May iba ka nang pinagkakaabalahan dahil lahat nasa iyo na. Yung garden mo, may swimming pool ka na at lahat. Nasa iyo na. Ano pang hinihintay mo? Ano pang nilook forward mo? Wala na. Meron ka ng fireplace. Para saan pa ang pagmamahal ng mga bisita gaya ni Nemo na hamster? Ano pa? Bakit mo gagawin yun? Bakit mo papalitan ng score? Mabuburyong ka na. Wala ka nang gustong gawin. Tapos na yung game, wala nang challenge. Kaya, huwag mong gawin yung tinuro ko sa'yo. Huwag mong gawin. O kung gusto mo naman magpalit ng ibang laro, pwede mo rin gawin para matapos mo at ma-fulfill mo yung mga kagustuhan mong gawin dito. After all, wala rin naman halos purpose yung game or goal na matapos mo. Pero meron ka pa rin nilook forward kasi hindi pa rin nabubuo itong bathroom. Okay? Ayan. So, sana nakatulong sa inyo dun sa mga hindi makapag-antay na dumami yung hearts. Ayan. At saka sa mga gustong makita agad yung maaari nilang ma-build o ma-setup. O nga pala, siguro napansin nyo, pang Android lang tong setup na ito o itong tutorial na to. Pang Android lang tong gimmick or trick na ito. So, kung hindi ka Android user at hindi mo na-access yung files ng games, halimbawa, iOS ka, wala kang phone na root, hindi para sa ito. Salamat sa mga nanood.
At sana panoorin niyo yung mga iba pang video ko. At don't forget to subscribe. Woohoo! Thank you.